Bilisan mo mamaya para makapag-practice ka kahit sandali. Kailangan nating manalo sa laban. Mahirap yun ah, pag mag-isa. Para namang tutulong ka. Hindi. Hindi ako mahilig magluto eh. May sasabihin ako. Siguro alam mo na interesado ako kay Jello. Kaya sasabihin ko na sa kanya to mamayang gabi. Okay lang ba? Bakit nagpapaalam ka pa? Bakit? Para kasi inaagawan ko ng Candy ang isang baby eh. Ano? Baby? Wala yun! Wala na sa akin yun. Talaga? Mabuti naman. See ya. Kung napalala ang pagdin ng pagkagama. Hoy, Ani! Hindi ka pa tapos? Magpa-practice pa tayo. Bilisan mo! Jello! Jello, baik! Tulong! Para matapos na ako agad. Uy! Sesame oil! Okay! Oh, teka, teka! Tama na! Red pepper! Okay! Lagyan mo! Oh, wag madami! Ano? Sarap lahat, oh! Pwede na rin. Ang sarap talaga magluto ni Hani! Tingin yan! Marami ang makakain nito! Oh, no, Jello! Tahimik ka! Hindi ka ba nasasarapan? Eh, paano? Mataas sa taste si Jello! Pihikan talaga! Hani, practice na! Oo! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1.
Jello! Pwede ba ako pagpasahin sa'yo mamaya? Jello, hindi ka nag-practice kahapon. Kaya ka nga nandito, di ba? Sasali ka? Oh, sasali ako. Pero baka pwedeng... Ano? Baka pwedeng kumain muna tayo ng ramen. O kung anong gusto mo. Ano to? Bakit ganito? Ganito? Hani, bakit ka ganito? Alam nyo, mukha lang sunog. Pero masarap kapag kinain nyo. Talaga? Johnny? Tikman mo muna. Sige na. Honey, ano nangyari sa masarap na luto mo? Nagsinungaling ako. Pasensya na. Hindi ako ang nagluto kahapon. Hindi ikaw nagluto? Eh di ba ikaw lang naiwan dito kahapon? Si Jello. Ano? Si Jello? Si Jello? Ano? Siya daw nagluto. Ano? Kaya mo ba, ha? Halika. Uy, tira niyo kami yan! Ano ka ba, honey? Bakit mo sila sinusundan? Hindi. Hindi ko sila sinusundan. Nagpapahangin lang ako. Ano yun? Anong sasabihin mo? Alam mo siguro na prank ako. Ganun kasi talaga ako. Pagpasok ko rito, hindi ako komportable na pangalawa lang ako. Pero may mga personal na dahilan ako. Kaya nag-iba ang mga priority ko. Ganun ba? Gustong-gusto kita. Ikaw, anong tingin mo sa akin? Uy, Annie, ba't nandito ka? Anong ginagawa niyo rito? Eh, ikaw, bakit nandito ka rin, ha? Teka, huwag mo sabihin gusto mo si Era. Kung nakakaistorbo ako sa inyo, pasensya na. Pero hiramin ko muna si Honey. Bukas ng laban eh. Ha? Sige. Walang problema. May oras ka pa pala? Para makipaglambingan sa lalaki? Mali ang iniisip mo. Halika. Kailangan mo na mag-practice.
Si Honey, matyaga rin talaga siya, no? Ayos lang ako. Ayaw, tira pa. Ayaw ko na. Ayos ah. Nakuha mo na. Magandang serve mo. Para sa isang beginner. Tama na ang ginagawa ko? Oo. Oh, tama na yun. Ganito ng ganito. Ginitian niya ako. Tulit lahat ng pagod ko. Sabihin lang niya ako na tama ang ginawa ko. Sulit lahat ng pinaghirapan ko. Masakit ba? Huh? Ay, di ah. Nasprain ka. Siyempre, si Honey ka kaya palpak na naman. Ano yan? Hindi kami makakalaro sa rematch. Na-sprain ankle niya eh. Ha? Atras na kami. Hindi ah, kaya ko. Paano ka maglalaro? Na hindi ka nga makatayo. Pero, kailangan mong manalo. Paano yung kanan dito sa kaliwa? So, kung nag-practice pa naman tayong mabuti. Kaya mo? O ano? Kalimutan mo na. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ko rin namang inaasahang mananalo tayo eh. Halika na. Hoy, Jello! Kailangan panindigan ng usapan. Hindi pwedeng umatras. Oh, game. Pero sa ibang araw na. Gaya na nakikita mo. Hindi pwede. Itong kakampi ko. Practice mo tayo. Sige, practice tayo Oh, sandali! Sino lalaking ito? Bayan, bigla po ako nahiya sa inyo. Sana dati mo pa binago ang itsura mo. Sino yung kiss me mo? Ah, pinutol ko na po. Ayos na! Ayun, tignan nyo nga ito. Eh, buti siguro yung pagtuunan nyo ng pansin ito eh. Pinaminin nyo kahapon. Aba, teka! Ay, si Jerry yun ah! Oh, ano nangyari sa kanya? Nasaktan siya! Honey! 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 Ano ba nangyari sa'yo, ha? Ano ba sakit, ha? Papa, pupuyin muna natin siya. Teka, dahan-dahan. Dahan-dahan, ha? Ako muna. Diyan. Naspray ng uncle niya habang nagpa-practice kanina. Ano? Kailangan niya munang gumamit ng uncle support. Kapag ginamit niya yun ang 6 na linggo, gagaling na siya. Uncle support? Okay. Nag-ibang itsura mo, ha? Napansin mo pa talaga yun, ha? Si Honey ang mas mahalaga ngayon, ha? Tingnan mo nga kung anong ginawa mo sa Honey ko. Hindi niya kasalanan. Ako ang may kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mo siyang sisihin. Talaga? Sabi mo eh. Hindi, sige, maniniwala ako sa'yo. Tama na nga yan. Sige, tatahimik na ako. Huh.
sabi si Honey kahit na ano nung nakita niya ang new look mo? Paano siya magsasalita? Nandun si Jello. Kawawa ka naman, hindi ko napansin ni Honey. Pero, bagay sa'yo. Bagay. Oo, bagay talaga sa'yo. Dati mo pag ginawa yan. Uy, alam mo, magugustuhan ni Honey ang ganyan. Ay, hindi nga napansin ni Honey, no? Ano mo? Mag-away pa tayo mga yan? Honey. Sige, patunayin mo sa akin, magaling ka! Akin na to! Hi, Honey! Akin yung bag ko. Ako na nga magdadala eh. Gika, ano ba? Gika mo! Gika! Sige, bilisan mo pa! Sige ka naman, Honey, pumayag ka na! Honey, may dagdag na yan. Oh, ito pa. Nilagang itlog. Okay lang ba? Oo naman, ikaw pa. Marami salamat sa'yo, Chico, ha? Ayun. Sa'yo ang lahat ng ito. Alam mo ba yan? Yan. In short, ang Dogma 95 ay para maalis ang mga personal na tendency o kaya mga technique sa isang film. Nakasaad sa first article. Tumatakbo ako ngayon kasama si Jalong. Panaginip lang ba to? Sana hindi. Doon tayo! Okay. Salamat sa'yo ah. Pati tuloy ako napahamak. Sorry. Mukhang effective sa'yong training. Ang bilis mong tumakbo. Teka lang. Nahalata mo ba na sinusundan namin kayo? Hindi kayo magaling magtago. Kahit sino, mahalata kayo. Hindi kasi ako nag-iisip. Nabigla ako nung nalaman ko magde-date kayo ni Era. Pasensya ka na. Pero Jello, kung talagang gusto mo si Era, okay lang. Wala naman akong magagawa. Saan mo gusto? Ha? Saan mo gustong pumunta? Ba to? Parang panaginip naman. Isang magandang panaginip. Sa sobrang tuwa ko, parang pinagsama-sama ang lahat ng saya sa buhay ko. Sa isang araw lang. Puro pamilya yata ang nandito ngayon. Mukhang tayo lang ang mag-boyfriend at girlfriend. Normal lang yun. Ang sabi kasi sa alamat,
hindi raw magtatagal ang mga couple na pupunta rito. Hindi mo alam? Ano? Alam yun ang lahat ah. Bakit ikaw hindi? Ano ba yan? Ultimong yun? Hindi mo pa rin alam? Sa tingin ko dapat, umalis na tayo rito. Oh, teka, sandali! Uy, umupo ka, Annie! Huwag kabalik ako! Sandali ko lang! Annie! Oh! Ay! Uy, nagtulog! Ang hirap na ulog! Magpalit ka na. Mura lang yan. Pero mas okay na yan kaysa sa basa. Buy one take one lang yan. Ayaw mo? Buy one take one? Parang couple shirt. Oh, hamburger! Gutom na ako eh. Grabe, napakasarap. Mas masarap ito kaysa sa kahit anong French or Italian food. Ito na ang pinakamasarap na burger na matitikman ko sa buong buhay ko. Sana tumigil ang oras kahit sandali lang. Kumain ka na. Huwag mo natitigan yan. Ah, Jello, bakit kamay ko ang hinila mo kanina? Si Era ang kasama mo, di ba? Ang dahil ikaw ang mas malapit sa akin eh. Thank you. Dahil palagi mo akong nililigtas. Wala pa ako na-experience na kahit anong mahirap na bagay sa buong buhay ko. Pero nung nakilala kita, pakiramdam ko napunta ako sa ibang mundo. Parang isang mundong puno ng math problem na mahirap isolve. Siguro ito ang test na binigay sa akin. Kaya hindi ko dapat iwasan. Dapat kong harapin. Yung sinabi mong test, ako ba yun? Sa simula, hindi ko alam kung paano ako harapin yun. Sinisip ko kung paano tumakas. Pero ngayon, ready na akong isolve ang test na yun. Kung walang mali dun sa test, ibig sabihin may sagot para dun. Kaya harapin ko. Haharapin mo na ako ngayon? Kung hindi mo maintindihan... Naintindihan ko na. Ibig sabihin, ako yung test na tinutukoy mo. Noong una sinubukan mo akong iwasan, pero ngayon, gusto mo na akong harapin. Kaya... Teka. Gusto mong makipag-date sa akin? Teka, bakit mo naman naisip yun? Hindi naman sayo ko sa'yo. Mahirap kang ang pakisamahan. Pero hindi ako galit sa'yo. Thank you!
Thank you. Dahil hinitin mo pa ako dito sa bahay. Nag-enjoy ako sa date natin. Okay ba kayo rito? Yung room ko medyo maliit dahil dating kainan. Pero okay lang. Sandali lang naman kami rito. Hinihintay lang namin magawa yung bahay namin. Okay lang kaya siya? Sino? Si Era. Kayo ang magkasama kanina. Pero iniwan mo siya. Okay lang yun. Kasama naman niya si Darius. Magkikita kami pagkatapos natin kumain. Siya nga pala. Hera, may gusto kong sabihin sa'yo. Mahirap para sa akin to. Kaya sana makinig ka mabuti. Alam ko na hindi ako enough para sa'yo. Ha? Hindi enough? Sa'yo na lang tong sa'kin. Ah, hindi. Hindi ang hindi pagkain na tinutukoy ko. Itutuloy ko na. Kasi, Era, ang totoo sinubukan kong kalimutan ka na. Pero, tuwing sinusubukan ko, lalo lang kitang iniisip. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sumasakit na ang ulo ko. Gusto ko na umalis. Masakit ang ulo mo? Sige, umalis na tayo. Babayaran ko na ang bill. Hindi, take your time. Mauna na lang ako. Era, alam kong hindi ako isang perpektong lalaki. Lahat na ang paraan ginawa ko para kalimutan ka. Pero hindi ko talaga kaya. Siguro nga, totoo na ang nararamdaman ko para sa'yo. Dapat ganun ko sinabi. May mangyaring maganda sa atin, no? Bakit? May problema po ba? Hindi naman sa ganun. Matatagal lang kasi, bago magawa ang bahay natin, eh. Ay, hindi lang yun covered ng insurance dahil natural disaster ang nangyari. At ang sabi ng construction company, hindi raw silang ang responsable kung bakit gumuho yung bahay. Ano na po ang mangyayari? Eh, huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Matatagalan nga lang. Kaunting tiis lang. Makakaalis din tayo dito, anak. Okay po. Honey, sorry, anak. Hindi niyo po kailangan mag-sorry, Papa. Huwag niyo na po akong alalahanin. Okay lang po ako rito. Sige. Nakauwi ka ba ng safe? Kahapon? Oo, maayos ako nakauwi. Mabuti naman kung ganun. Alam kong hindi ka pababayaan ni Darius. Mukha nag-alala ka rin sa akin, ha? Pero ang saya nun, para tayong nasa movie. Nakipaghabulan sa mga bad guys. I'm glad to hear na okay ka. Halika na. Tignan mo. Tignan mo mabuti. Grabe. Ang ganda talaga niya, hindi ba? Aminin mo. Ang dami mong pictures niya. Ang cute niya rito. Sabihin mo sa akin, ano nangyari kahapon? Nag-date kayo, no? Ano bang date? Nag-dinner lang kami. Umalis siya, tapos binayara ko na yung bill. Ha? Nakakainis ka talaga. Yun na nga yung chance mo para makadate siya. Sana inamin mo na sa kanyang feelings mo. Sinubukan kong aminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero palaging nabablanko ang utak ko sa tuwing nakikita ko siya. Puro walang kwenta ang nasasabi ko. Minsan nga, naiisip ko na hindi tamo makipag-date ang tulad ko sa isang tulad ni Era. Hindi yan totoo. Cute ka rin naman, Darius. Matagal ko nang alam yan. Iba lang talaga ako kapag kaharap ko na siya.
Ikaw, umamin ka rin ba kay Jello? Gumawa ako ng letter. Tama! Isang letter! Yun nga, bakit hindi ko kagad naisip yun? Gagawa ko ng letter. Anak ko, huwag magawin yun! Si Era, parang good version ni Jello. Baka matulad ka lang sa akin. Dapat, tingnan mo siya sa mata. Saka mo sabihin ang feelings mo. Siguradong effective yun. Hindi nga ako makahap sa kanya ng maayos eh. Tapos titignan ko pa siya sa mata. Kaya mo yun. Practice lang ang kailangan mo. Game? Kunwari, ako si Era. Nasa harap mo. Okay. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Mag-concentrate ka lang kasi. Sige, subukan natin ulit. Ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo sa akin eh. Ikaw kaya, isipin mo na ako si Jello. Sige, subukan mo na. Game, kunwari ako si Jello. Kapag down and down na siya, saka mo iparamdam na kakamping ka niya. Sigurado magbabago ang pagtingin niya sa'yo. Kapag malungkot siya. Teka lang, ano ginagawa mo? Ano ba problema mo, ha? Mag-practice tayo. Teka lang. Practice? Importante ang perfect timing. Ganito. Kapag sinabi niyang, ano ba? Ano ba problema mo, ha? Ikaw, iligay mo ang kamay mo ng ganito. Hindi kita makalimutan. Pak! I-kiss mo na siya. Honey! Sa tingin ko okay yun. Ang galing! Talaga? Ano? Teka, pag sinabi niyang, may problema ba? Tapos, pak! Hindi kita makalimutan. Teka lang! Oh? Tandaan mo, kailangan ng perfect timing. Kapag tinignan ka niya, pak! Saka mo halikan. Okay? Okay, naiintindihan ko na. Okay. Ako yung girl. Okay? Tapos tingnan mo siya. Ano ba problema mo, ha? Sa akin. Hindi kita makalimutan. Ay, tandaan mo yun, ha? Grabe, ang galing mo! Tandaan ko yun. Bakit talaga? Timing? Ang dami mong alam tukol sa kiss, honey. Totoo, wala talaga. Saan ka ba? Bakit pakambol? Nakabundot kay Jello, tinutukoy ko. Nakakahiya. Totoo ba talaga yun? Oo, oo. Excuse me, ano yung pinag-uusapan nyo? Parang interesting. Ay, may isang student sa school namin na patay ng patay sa isang guy. Tapos kahapon may nakakita dun sa girl na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. At alam mo ba, tanghaling tapat pa nila ginawa yun. Grabe siya, no? Paano naman niya nagawa ipagpalit si Jello sa iba? Ipagpalit niya si Jello? At hindi lang yon. Sa isang matandang guy pa raw siya nakipaghalikan. Ha? Nakulagot siya sa akin! Miss! Saka pupunta! Miss! Nagawa niya yun! Ikaw talaga. Nagawa niya yun. Ayun na siya. Huwag kayong maingay. Grabe. Sa tingin ko, hindi niya pa alam ang nangyari. Ang pagkakaalam ko, si Honey pa raw yung humalik kay Darius. Grabe. Eh, paano na si Jello? Eh, di ano pa. Hindi na siya gusto ni Honey. Talaga? Oo. Honey, ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi, Era, gusto ko sanang... Sige na. It's my chance. Alis na ako. Tsaka mo nalang sabihin sa akin. Teka, Era. Teka! Iliwan mo ko, honey! Hindi ko pa nagagawin pinratis natin eh! Relax na lang, Darius! Akin yung nakita! Ito, honey! Yung mo ko sinabi! Babayaan mo na ako, ano ba? Ngayon, kailangan! Ano nga? Tutok ka na tayo! Aray, ano ba? Iliwan mo ko! Ako! Akin yung nakita! Ano ba? Bakit ka na, Jello? Ano bang sinasabi niyo? Ako at si Darius nag-kiss? Totoo ba? Talaga bang hinalikan mo siya? Hindi, mali. Naawa ako sa kanya kanina, tinuruan ko siya. Ano ka mo? Tinuruan mo? Yan. Naman na naman. Sex education? Mali ang inisip mo, Julie. Hindi kami... Ay! Miss! Sorry, sorry. Pasensya na po. Siya yung nakipag-alisi kay Darius. Yan siya, oh. Ayun, di ba? Siya yung nakipag-alisi. Ano ka? Ayun nga siya. Honey, kalat na kalat tayong dito sa school. Ano? Hindi ko pwede magkamali. Siya yung si Honey. May problema ka ba? Hindi ka naman siguro affected sa mga kumakalat na chismis. Jello! Ah!
Ayan na siya, ang nagpapanggap na maamong pusa. Hindi ko akalain ganun ka, honey. Kailan nga pala kayo nag-start mag-date ni Darius? Narinig mo na rin ba? Ang chismis na yun, Jello. Mamaya na lang, ha? Congrats. Congrats. Jello. Si Honey. Bakit ako nagpunta rito? Ano na ang mangyayari sa amin ngayon? Ilang araw pa lang ang nakalipas pagkatapos ng first date namin. Ano kaya yung tulog na yun? Tita Raquel? Carlo? Aray! Carlo! 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 Carlo, bakit? Ha? Ano nangyari sa'yo? Diyan ko. At saan ko, Raquel? Nasaan ang mama at tata mo? Ha? Out of town. Out of town! Teka. Nagawa ko na para ang sabihin niya, ha? Sa bahay to, ah. Hello? Jello! Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha? Si Carlo! May nangyari kay Carlo! Kay Carlo? Na paano siya? Sumasakit ang siya niya! Nagsusuka siya! Hindi ko alam kung gagawin! Hindi ko alam! Huminaong ka! Huwag ka magpanik! Relax ka lang! Ano ba nangyari sa kanya? Sumasakit ang siya niya! Diyan ko! Tapos nagsusuka siya! Yun lang? Baka appendicitis yan. Ilista mo ang sasabihin ko at sundin mo ang mabuti. Oh, una, mahigayin mo siya ng patagilid para hindi ma-infect ng suka ang respiratory tract niya. Kumuta mo siya. Siguruhin mo hindi siya malalamigan. Tandaan mo rin kung ilang beses siyang sumuka, ha? Tapos tumawag ka ng ambulansya. Dalhin niyo si Carlo sa parang General Hospital. Doon na tayo magkita. Pagkatapos, gusto ka po siya. Hindi ko po alam. Please, huwag mong pababayaan ang kapatid ko. Enterostenosis ang finding. Nagka-introsusception sa ileocecum niya. Introsusception? Nagkaroon kasi ng abnormal narrowing sa small intestine niya. Kaya kailangan naming operahan siya kagad. O-operahan? Baka lumala ang kondisyon niya kung di siya o-operahan. Kaya kailangan mo na mag-decide. Kaya alam, hindi ko alam. Hindi naman ganun kagrabe ang magiging operation niya. Honey, please, huwag mong pababayaan ang kapatid ko. Sige po. Operahan niya si Carlo. Nandito ka na. Oh. Nasa OR pa siya. Sinabi na sa akin. Kumusta na ho siya? Nagka-introsusception lang sa ileocecum niya.
Magiging okay naman siya, tama? Oo, successful ang operation, don't worry. Natanggal na naman ang naging dahilan sa pagnaro ng small intestine niya. Kaya he's back to normal. Pero kailangan pa rin niya magstay dito sa hospital for a week. Maraming salamat. Sina Papa, babalik na mamayang gabi. Sigurado nag-aalala sila. Magaling daw ang ginawa mong first aid. Naagapan agad ang sakit ni Carlo. Pero kung hindi kita tinawagan, siguradong hindi ko rin alaman ang mga dapat kong ginawa. Ang interception sa ileocecum, isang klase ng enterostenosis. Hindi ko alam yan. Hindi ko in-expect na mangyayaring ganitong bagay sa kapatid ko. Tita, sa'yo, kaya huwag mo siyang pinagsasalitaan ng ganyan. Okay lang, tita. May gagawin bang test sa'yo ngayon? Wala. Kunwari pa, si kuya lang naman ang pinunta niya rito. Tama na, Carlo. Dumating na po ba si Jello? Sabi ko na nga, be, gusto lang niya makita si kuya. Uy, Carlo. Parating na siya. Alam mo, honey, dapat bumalik na lang kayo sa bahay. Huwag niyo nga sabihin yan. Ikaw pala! Sus, kahit ganyan ka magsalita, alam kong masaya ka dahil nandito si Honey. Eh, ano ito? Eh, diniposit namin sa bank ang renta niyo buwan-buwan. Ang sabi ni Raquel, wala kaming pagkakagastusan ng pera, kaya yan. Eh, pero itong bayad namin sa pagtira sa inyo, eh, malaki ng utang ko sa inyo. At isa pa, napakarami na nang naitulong niyo sa amin. Eh, hindi ko ito matatanggap. Ay, naku. Please, Lito, tanggapin mo na yan. Sige ka, magagalit ako sa'yo. Punin mo na.
Alam kong gusto mong pagandahin ang noodle house at iparenovate pa ang second floor nyo. Makakatulong yan para mapabilis ang pagpapagawa ng bahay nyo ng anak mong si Honey. Pero masyado na itong... Huwag ka nang tumanggi. Nakikiusap ako. Sa bahay na lang uli kayo tumira, Lito. Ha? Huh? Pero hindi pa, umalis na kami sa inyo dahil... Para kay Honey, lumipat na kayo. Ang ibig mong sabihin, para kay Honey... Hindi mo ba alam ang nararamdaman ng anak mo? Ang totoo, si Honey at si Jello, matagal na nilang tinatago sa atin ang feelings nila para sa isa't isa. Hindi ko maintindihan. Yung dalawa, nag-kiss na dati pa, Lito. At alam niyo ba, si Jello ang humalik kay Honey. Nag-kiss? Ginawa yun ni Jello? Oo nga. Ang ibig sabihin, ang anak namin, may gusto rin sa anak mo. Hi, Carlo! Ikaw na naman. Hi, Lego! Lino, hindi Lego. Okay? Ay, pasensya na. Hi, Lino! Hello po. Tsaka nga pala, may pasalubong ako. Heto, masarap na cake. Gusto mo rin ba, Leo? Lino, hindi Leo. Sorry. Makakalimutin talaga ako. Hindi, okay lang po. Lahat ng kwarto dito sa ospital sobrang boring. Dito lang po masaya. Paano mo naman nasabi? Matagal ka na ba dito? Siguro 1 year and 2 months na ako nandito. Kaya grade 4 ulit ako sa susunod na pasukan. Talaga? Gusto mo? I-tutor na lang kita? Seryoso ka ba sa sinabi mo? Hindi magandang biro yan, ha? Pag grade 4 lang naman eh. Kawawang bata. Ano kayang kaya niyong ituro? Kaya kong ituro ang multiplication table, no? Pinag-aralan na namin sa school yun, no, grade 2. Ganun ba? Tumahimik ka na lang kasi. Kumain na lang tayo ng cake. Heto. Thank you, ate. Sa tingin mo, nasakit ni Lino? Sa palagay ko, may sakit siya sa kidney. Ganun ba? Ay, kawawa naman siya. Ang bata pa niya, pero ang dami na niyang iniinom na gamot. Ilang beses pa siyang ini-injectionan sa isang araw. Hindi niya dapat nararanasan ng ganun. Hindi makakatulong sa kanyang pag-iyak mo. Tama ka. Pero ikaw, sigurado matutulungan mo siya. Bakit naman ako? Dahil genius ka. Pwede kang maging isang magaling na doktor balang araw. Pag nangyari yun, nakakapagpagaling ka ng marami-maraming batang may sakit na kagaya ni Lino. Marami kang matutulungan at siguradong maraming matutuwa. Hmm? Ano sa tingin mo, ha? Dahil lang sinabi mo, dapat na ako maging doktor? Sige na, Jello. Magandang idea ko, di ba? Hindi ko alam. Alam mong bagay sa'yo maging doktor. Si Jello baik na, nakasuot ng lab gown. Wow! Pangarap ko kung makita yun. Ewan ko sa'yo. Kung ganun, nakakasama mo rin si Jello tuwing nandun ka. Ganun ang ha. At ang mama niya umaalis para iwan kaming dalawa. Siguro gusto mo na magtagal pa ang kapatid niya sa ospital. Ano ka ba? Siyempre hindi. Huwag mo nang i-deny. Alam na namin kung kailan ka nagsisinungaling, Honey. Ikaw talaga, Julie. Ano mo ba? Mga bata, hindi na dapat paglaruan ng wheelchair. Sige, pasahin mo to. How much is it? Okay, ano ibig sabihin? Magkano to? Tama! Break time na! Tama na muna yan! Yay! Blow the candle! Happy birthday, Lino! Happy birthday, Lino! Happy birthday, Lino! Lino, kumain na tayo! Oh. Masaya ako dahil magaling ka na. Thank you. Ate Honey, Kuya Jello,
Thank you sa pag-aalaga niyo sa akin. Okay. Kung may gusto kong itanong, tawagan mo ako, ha? Alam mo number ko, di ba? Opo, alam ko. Lino, magpagaling ka, ha? Opo, huwag kang mag-alala. Malakas ako. Lino, Carlo, huwag ka na umiyak. Kapag magaling na ako, bibisitahin ko kayo, promise. Ako rin, bibisitahin din kita. Promise yan, ha? Oh, promise. Si Lino, nakakabilib siya. Napakatapang niya. Sinadya niya magpaalam sa ating lahat na nakangiti. Kahit na nalulungkot din siya. Alis na tayo. Ali! Welcome back sa bahay namin! Hindi ko po maintindihan. Pasensya ka na dahil hindi ko inisip ang feelings mo. Kaya nagpasyan ako dahil sa tingin ko itong tama eh. Pa? Yung room mo sa itaas ng noodle house, alam kong hindi komportable. Nung nakita kitang tumawa sa ospital kahapon, na-realize ko na talagang part na kayo ng family namin. Welcome home, honey! Tama! Natutuwa kami nandito kayo uli, honey! Salamat po! Yung room ko po, oo nga pala! Mag-share kayo ng kuya mo! Ayoko! Hindi siya pwede mag-stay sa room ko, mama! Siyang nagbigta sa buhay mo, kaya wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan! Ay, hindi po! Ginawa ko lang ang dapat kong gawin! Kumain na tayo! Gutom na ako! Tita, kaya mo namang mag-isa? Opo, ako na pong bahala. Okay, akit na ako. Good night po. Good night. Honey, welcome home uli. Salamat. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Nauwa po ako. Carlo, bakit gising ka pa? Ikaw ang nagligtas sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Thank you!
Honey, hindi pa kumakain, di ba? Kaya naman heto, pinagluto na kita, oh. Hmm? Oh, sige na, upo ka na. Oh, kayo rin po. Heto na. Presenting ang niluto ko para lang sa'yo. Gigos Dumplings! Honey, ang dumplings ko, may maliliit na dumplings pa sa loob. Ang sabi ni Chef, dapat gumawa ko ng sarili kong dish eh. Eto, pero hindi ko pa alam ang lasa niyan ha. Meron din po kayo, teka lang. Eto, tikman niyo rin po ito ha. O, tapos sabihin niyo sa akin yung lasa nito ha. Teka, alam niyo ba kinabahan ako kanina? Akala ko hindi kayo huwi. Pasensya ka na. Pero kumain na kami. Ano? Kumain na kayong dalawa? Sayang naman. Papa. Oh. Teka, sa totoo lang, mukhang masarap eh. Talagang masarap yan. Sige na, tikman nyo na po, Chef. Pasensya na ha, kasi po, kinakabahan ako eh. Siya nga pala. Jigo, babalik na kami ni Honey sa bahay ng mga baek. Hindi kasi komportable dito eh. At isa pa, matatagalan bago magawa ang bahay namin. Gusto rin ng pamilya ni Jello na bumalik kami sa kanila. Gusto rin namin malaman mo. Intindi mo sana. Naiintindihan ko po, Chef. Feeling ko tuloy, nagpapaalam pa kami sa'yo eh. Magaling ang ginawa mo. Honey, tikman mo naman yung ginawa ko kahit isang kagat lang. Sige na, okay lang. Ha? Nalulungkot ako para kay Jigo. Pero masaya ako dahil makakasama ko na uli ng madalas si Jello. Kahit na medyo kinakabahan ako. Pero, kayarin ko kaya? Huh? Nasaan na yun? Ang alam ko, dinala ko yun dito sa loob. Sa'yo ba to? Akin to! Bakit mo kinuha? Ewan ko. Nakakalat yan sa sahig eh. Tsaka bakit ako magnanaka ko ng pambatang undies? Minsan ko lang to ginagamit. Yung maraming lace ang madalas kong sinusuot. Hindi ka pala talaga sexy ano? Hula ako. Ang size ng bra mo, pang 11-year-old lang. Ano sabi mo? Alam mo, walang epekto sa akin kahit na nakita kitang ganyan. Hindi ba yung problema sa'yo? Bakit mo ba ako laging pitripan? Kung ayaw mo kami tumira dito ni Papa, sabihin mo na lang. Bakit ba napakasama mo sa akin? Masama ako sa'yo? Oo nga. Bakit kaya? Siguro dahil natutuwa ako kapag inaasar kita. Pero ngayon, ikaw may kasalanan. Kinaalat mo kasi yun. Alam kong kayong dalawa ay nagiging malapit na sa isa't isa. Pero hindi pa kayo kasal at may isang minor pa rito sa bahay. Kaya behave, okay? Kailan ka magde-decide tungkol sa course na gusto mong kunin? Sa second sem pa. Hindi ba parang late na kung hihintay mo pang second sem? Ba't hindi pa ngayon? Kung maraming estudyante ang mag-a-apply sa isang course, siguradong hindi tatanggapin ang may mabababang grades. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Gusto ko sana business management ang kunin mo, anak. Hindi ako interesado sa business. Uy, bakit naman? Doon na lang po ako sa subway station. Ay... Ay, naku, hindi pa ako nakapag-aral pa.
para sa quiz mamaya. Oh! Hi, Jello! Ay! May klase ka? Jello! Ano? Uy, honey, akala ko ba nagiging close na kayong dalawa ni Jello? Eh, bakit kaya din Edma? Friend, masungit na naman siya. Pero, iba ang pagsusungit niya ngayon sa akin. Di ko alam. O baka siya nagbago. Hindi ba? Nag-kiss na kayong dalawa? Nag-hug na rin kayo. Eh, ano bang problema niya kay Honey? Ang labo naman ni Jello. Ay, naku. Hindi na ako sigurado kung may gusto pa siya sa akin o wala na. Ay, ang sad naman. Sobra. Nina, hindi ko na alam ang gagawin ko. May paraan pa ba? Para malaman natin kung gusto pa niya ako. Ganito. Subukan mo yung yon method, honey. Yon method? So now the word concluded is basically the same as to finish something. You started, it's over. So, therefore, it's concluded. Now, the second sentence we're going to look at. Tariffs lowered on industrial goods and services. In this particular sentence, goods. Ang sabi nila, nakakahawa ang paghikab. Hihikab din daw yung tao na kita kayong humikab. Yun ang yon method. Or any sort of item can be considered kapag humikab ka, okay, at humikab din si Jello pagkatapos mo, ibig sabihin lang nung tumingin siya sa'yo. Now, the next sentence is, both sides strongly advocated. Hindi siya tumingin kung wala siyang gusto sa'yo. Now, to advocate means you want something, so you're going to make effort to get it. They're advocating a deal. It means they really both want the deal. Is my lesson really that boring, guys? Hindi lang ako humikap. Alam mo, sobrang laki ng pasasalamat ko sa parents ko. Naging maginhawa ang buhay ko dahil sa paghihirap nila. Ako rin. Thankful sa parents ko. Hindi ko kailangan maghirap dahil sa kanila. Kahit na hindi ko pa sinasabi ang gusto ko, ibinibigay na nila sa akin. Paano ba yan? Mukhang maraming talagang pareho sa atin. Pero biglang, lumipat si Honey sa bahay. Bago ko siya nakilala, pakiramdam ko, sa akin lang umiikot ang buong mundo. Wala akong pakialam sa iba. Pero ang babaeng yun, binago ako ng hindi ko inaasahan. Nagulat din ako eh. Dahil sa kanya, na-realize kong kulang pang experience ko. Marami pa akong hindi alam. Oo nga pala. Thank you, ah. Sa'yo ko lang nasasabi ang mga ganitong bagay. Salamat ulit. Honey! Huh? Halika rito, may sasabihin ako. Hindi ba? Ang sabi mo, importante ang timing. Yung timing ng kiss. Kaya naman nag-practice ako sa bahay. Pero parang may mali eh. Palagi ako inaabot ang 4.3 seconds. Paano kung umalis si Era bago ako matapos? Gawin mo bago siya umalis. Siyempre, alam ko naman yun, honey. Kaya lang hindi ko magawa ng maayos yung timing eh. Paano ba to? Buti pa... Pumunta ka doon sa ni Pader. Ayoko nga! Baka machismis na naman tayo. Sige na, honey. Oh. Hindi ko kaya gusto mo ako na lang. Sige, tumayo ka doon. Huh? Sumadal ka. Gumana naman kay Jello. Pag nilagay ko kamay ko rito, mula sa baba, tumingin ka sa akin. Okay? Hindi kita makalimutan. Nakita mo ba? Ang pangit ng timing ko. Huli na bago ko pa nagawa.
Lumumpas ako ng 4.3 seconds. Dayos, subukan mo kaya humawak ng raketa. Nag-iiba ka kapag may hawak ng raketa. Nagiging confident, aggressive, competitive, at ang mga mata mo nanlilisik. Era! Era! Honey, apo, kukunin ko na lang. Ah, teka, honey, alam mo ba kung saan nakalagay yon? Alam ko po. Ang couple shirt! Nasa kanya pa rin. Bakit nandito ka? Ikaw pala. Kinuha ko lang ang maruraming damit niyo. Nakuha mo na, hindi ba? Kaya pwede ba umalis ka na? Chelo, may narinig kasi ako sinabi ni Darius. Ang sabi niya, aalis ka na raw dito sa bahay. Minsan kung ano-ano talagang iniisip niya. Totoo yun. Ha? Aalis ako rito. Bakit? Bakit? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo? Hindi sa ganon. Teka, dahil ba sa akin? Aalis ka dahil bumalik ako? Hindi. Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Dahil po sa inyo, naging maginhawa ang buhay ko. Hindi ako nakaranas ng hirap. Pero sa tingin ko po, oras na para matuto ako. Gusto ko na pong bumukod sa inyo at magtrabaho. Gusto ko na pong subukan kung paano mabuhay sa totoong mundo, sa sarili kong sikap, para malaman ko kung hanggang saan ang kaya ko. Mukhang walang masama sa plano mong yan. Huwag kang padalos-dalos. Dahil kababalik pa lang ni Honey, Jello, anak. Wala po itong kinalaman sa kanya. Buhay ko po ito. Sige. Pinapayagan kita. Hindi pwede. Si Jello, bumukod na siya. Kung kailan ako nakabalik sa bahay nila, saka naman siya aalis.